A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to create trigger label animation in PowerPoint. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first, open muna tayo ng ating mga Microsoft PowerPoint. And in this presentation, makikita nyo mayroon na akong naka-reading sample para sa inyo. Itong trigger label animation, ginagamit natin to if you are a professional and you are a student sa mga presentation na mga kailangan nyo. So, mas makakaganda ang kakalabasan ng inyong mga presentation. And if you are a teacher, pwede nyo rin siyang gamitin sa inyong mga estudyante at sa inyong pagtuturo. So, I have here an example ng world map. And kung mapapansin nyo, mayroon tayong mga button dito na kung saan nire-represent daw niya kung anong bansa daw ang mga yan. So, for example, dito sa isang button na ito sa baba, so pag kinlik ko ito, so lumalabas yung label niya. So, that is what we called a trigger level animation. So, pag kiniklik nyo yung button, lumalabas yung label niya. At kahit saan ikiklik dito, mag-trigger yan. Hindi yung naka-arrange. No? So, that is what we called a trigger label animation. So, yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. So, umpisa na natin. Okay, so, let's create a new blank presentation. Okay, so remove ko lang ito. And of course, kopyahin lang natin itong map. Okay, just copy and paste natin dito. So, kung mapapansin nyo, gumagalaw-galaw yan. So, mamaya baka magalaw nyo. So, ang tip ko lang sa inyo, ilalak na lang natin siya. So, X ko siya, cut ko muna. And I'm going to proceed doon sa ating slide master. So, under view, click mo lang tong slide master nyo at ilagay nyo lang siya, let's say dito. Okay, so dito sa una and i-close nyo na tapos itong master view nyo. Okay, so kung mapapansin nyo, andito na ang ating map sa slide 1. So kung kahit anong galaw nyo dyan, wala. Kapag mag-create kayo ng new slide, kung mapapansin nyo, dito, nandoon na siya sa title slide. So, every time na mag-create kayo ng new title slide, nakalagay na ho yan. So, remove ko lang muna siya ang ating ginawang new slide. Now, lalagyan na natin ng mga buttons. So, pupunta muna tayo dun sa kabila. Kukunin ko lang yung buttons. Okay, so ito yung buttons. So, I'm going to copy at i-paste ko lang dito. Okay? So, i-zoom ko lang siya para nakikita ko. Okay, so ito yung Japan. Lalagyan na natin siya. Then, kung mapapansin nyo, dito sa animation niya, mamaya, makikita natin kung anong label ito. Tandaan nyo lang siya, yan yung unang-una. Okay, then after that, mag-create tayo, mag-insert tayo ng word art or kahit na text box. Okay, so then, click nyo lang ang text, mamili kayo lang design, then sulatan nyo na siya ng label. So, for example, Japan. Okay, then, paliitin lang natin yung font. Let's say, ang font natin siya ay, let's try 16, no? Okay, dito tayo sa 20 and let's change the color to white para makapal siya kitang-kita. Ano. So, nasa sa inyo na yun kung paano nyo siya kukulayan yung design ng font style natin, font size, nasa sa inyo na ho yan. So, next step natin para ma-level natin. So, i-click nyo lang yung text. Then, punta kayo sa animation and
ang pinaka basic animation na gagamitin natin ngayon ay itong fade animation lang. So I'm going to select that one. And after nyan, para hindi kayo malito, open nyo ang ating animation pane. Always remember, ang animation natin is by click. Okay, so kung mapapansin nyo rito, ito yung rectangle 5, ito yung text natin. Then after that, select the trigger and on click, at ang rectangle is yung text natin at ang graphics ay yun yung ating button. So graphics 4 tayo, so select the graphics 4 and okay na po yan. Okay, so kung mapapansin nyo, if isa slideshow natin siya, kung mapapansin nyo, Japan lang yung word, Japan lang ang inanimate natin at trigger natin. Pero pagdating dito sa slideshow, ang button na lang ang may iwan, at pag kinlik mo yung button na yon, lalabas na automatic yung pangalan natin, yung label. So that is what we call the trigger label animation. So balik tayo doon, then lalagyan din natin yung iba. So next step ay ang ating copy natin, paste. So lalagyan natin yung, let's say ito, South Korea. Then copy paste mo na lang to. Copy paste. Sorry. Okay, so ito label, copy and paste. So dahil nga naka-trigger na siya, so hindi na lumalabas, mag-insert na lang tayo ng text, word art tayo ulit. And type nyo dyan S Korea. And highlight natin siya. So let's change it to 20. And the color is white. At ilipat na natin doon. Okay. Next is, dahil naka-highlight na ang South Korea natin, siya ang i-animate natin. Animation, fade, and trigger natin siya. So, select the trigger, on click, and kanina ang 4 ng graphics 6 na tayo. Okay, so pag sinlideshow natin siya, ito na ho ang lalabas. Okay, so dalawa na siya. Kapag sinelect ko yung ating button, kinlik natin siya, lalabas na po ang ating South Korea. At saka pag kinlik naman natin yung isang button, lalabas na po ang ating Japan. Okay, ngayon, ang gagawin natin ay babalik tayo doon sa ating slideshow at lalagyan na natin lahat ng map na paglalagyan natin ng button at saka ng label. So, ipa-fast forward ko na lang at para hindi na ho tatagal ang ating video tutorial nito. Same process lang po, button muna, then lagay kayo ng inyong mga label, and after that select the animation fade and the trigger natin para hindi kayo malito. Okay, ayan, so natapos ko na siyang gawin, na fast forward ko na rin, nilagyan ko na siya. So all you have to do na lang is after nyo malagyan ng trigger label animation, so isa slideshow na lang natin siya, and after natin siya ma-slideshow, then you can proceed to your presentation na rin at mati-trigger na po ang ating trigger label animation. So kahit ano ang pipress nyo dyan na button, magkakaroon po tayo ng ating mga label. So ganun lang po kadali kung paano gawin ang trigger label animation. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial.
If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie, hanggang sa muli, God bless and stay safe.